But if you close your eyes. Order of the night. It's me again, Jhayrhomzky, and welcome back to my vlog series. So for today's episode, andito ako ngayon sa kusina, kung saan, hindi lang sa basta kusina, kumbaga ito ay isang napakalaking kusina dito sa may Alpusa East. So andito ako ngayon sa kusina ng GBM company. So guys, andito ako ngayon sa kusina ng GBM factory kung saan nila ginagawa ang mga leche flan, mga puto, mga ube, yung mga tinitinda nila sa sinusupply nila sa mga West Zone, sa Bagermo Heavy, sa lahat ng supermarket dito sa Dubai. Hindi lang dito sa Dubai, kundi dito rin buong United Arab Emirates. So andito ako ngayon sa kusina nila Mami Evelyn, which is the owner of the GBM. So ito na ang mga products ng GBM. Ito ang pinakamasarap na puto nila, and then their special leche flan. So nakikita nyo guys nung vlog ko doon sa Answer Gallery, may open sila na kiosk doon. Nakikita na, pinakita ko sa inyo kung gaano kakapal ang kanilang leche flan. So isa sa mga nakita ko ang mga proper hygiene nila, proper sanitation and hygiene in preparation of foods. May mga kanya-kanyang sink. Halimbawa nito is ito, may mga color coding sila about sa mga chopping board. Ang white color for dairy products daw, and the red colors cutting for birds and meat only, and the yellow cutting boards for chicken only, and the brown cutting boards for pork only, and the blue cutting boards for fish, and the green is of course the vegetables and fruits. So andito naman ako ngayon sa washing area nila. So hindi lang talaga kitchen dito, sobrang napakalaki at napakalawak na kitchen dito sa GBM factory. So we have also this one, this washing chemicals and this washing machine operation. So this is not the proper way of putting after mo mahugasan yung mga baso, utensils, and this is the proper. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. Remember your people, remember your children. Beautiful. What's the best color of beautiful? White. No, I mean white. White color is most preferred. White. White or light color, yeah. You can see if there is something in there, yeah. Easily identified. See? Let's leave. Okay, if you have now, is this ready to eat? No. No, it is? No, it is. Okay, thanks. Don't tell. So if it is high-risk food, you want to show me H. If it is low-risk food, you want to show me L. Don't talk, okay? Don't make any noise, okay? Because everyone wants to think. Chicken should be down. Next.
Next. I don't know. You can see the picture, ma. So we have here Miss Len, one of the staff of GBM. So based on the training, what you have learned about the food and safety of this kitchen? Napakarami ko pong natutunan about the hygiene. Katulad na lang ng mga temperature na kailangan namin kunin for the safety food. And the most important is the cleanliness. So this is your first time to attend this one? Yeah, this is my first time to attend the hygiene training. So I'm so excited and masaya! So good luck. I hope you can pass the exam later on after the discussion. Hope so. Para di ka magbayad next. So katatapos lang yung training nila. So tatarungin natin kay Mami Evelyn kung may mga napag-aralan ka ba. Marami, sobra effective sa amin. It's about cleanliness the kitchen on here, yes. But no, for food safety. Food safety training. Hindi pa na. Nasa break pa lang kami. Mamaya na exam na. So it takes how many hours for discussion for food safety? At least 4 to 5 hours. 4 to 5 hours. So we just two and a half hours. So after discussion, you have exam. How many questions? Being one of the owner of GBM, so ano yung mga napag-aralan mo regarding this food and safety training? Hindi po mga isa-isa, napakarami. Kaya very, very important yung training na po. Lalo-lalo na sa mga nandito sa kusina at malalaman nila lahat ang mga do's and don'ts sa pagluluto. Okay. Sa lahat-lahat ang pagmamanisin nila dito sa kitchen. So this is very useful in application. Ito talagang napaka-importante, very useful. Kasi lahat ay safe. Okay. From production up to the delivery. Lahat-lahat ay makinabang. Oh, so napakahalaga itong safety training kasi every now and then may mga baladiya na mag-check on time na without informing. Random check. Kaya, so lahat prepared talaga? Yes. Okay, thank you. So that's all and thank you. So umatend din ako kasi marami akong natutunan is how to handle food contamination para hindi makontaminate yung mga pagkain natin na kanina-preserve natin, lalo na pag yung mga high and low temperature. So napakalaking bagay sa akin kasi mahilig akong magluto, so alam ko yung mga process, mga procedures na sinusunod para hindi ma-cross-contaminate ang mga foods na lulutuin natin. So at saka yung mga isa pang akong natutunan is yung good hygiene practices. So sabi nila pag nasa kitchen ka, always wearing hairnet para hindi maiwasan yung pag-fall ng hair, yung mga hair falls na hindi mo inaasahan na nalalaglag para hindi ma-contaminate. Kasi ang hair natin is nakakabit sa ating katawan, so may bacteria siya pag nalaglag sa kinakain natin. At saka, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga restaurant, so kailangan nila ng clean, proper uniform. So para ma-avoid natin. Usually, usually ang mga sinusuot nila is white o kaya light colors para makita mo yung bacteria just in case na may sting yung sa damit mo, at least nalalaman mo na marumi ito at saka para maiwasan yung discouragement ng mga customers pag nakikita nila na may sting yung damit mo. So kaya ano yung mga napag-aralan mo kanina during the training? Secret ko yung pinag-aralan ko. Ng food safety training. I hope na yung mga natutunan ko ay may apply ko sa pang-araw-araw na aking ginagawa, lalo na dun sa kitchen kung palagi kasi ako nagluluto. And I hope lahat ng mga viewers na nakapanood nito
I'm hoping na may natutunan din kayo at saka para sa safety natin, para sa health natin. So it's time to say goodbye. So it's me again, Jhayrhomzky. Goodbye and see you in my next vlog. Thank you for watching. Thank you for subscribing. If you watch this video and hindi ka pa nagsusubscribe sa akin, sa channel ko, please press the red button below and click subscribe. So thank you. That's all. And see you again for my next vlog.